30 anos pa lamang ang ilang si Cristaline Puras. Sa edad na ito, nakararanas na siya ng iba't ibang mga sakit. Alamin po natin ang kanyang kalagayan at kung paano tayo makakatulong sa kanya. Binisita namin si Cristaline Puras sa kanyang inuupahang bahay sa Tondo, Maynila. Siya ay isang housewife at ang kanyang asawang si Glenn ay isang busboy. Isa lang po ang anak ko. Grade 4 na po ngayon. Ano po, bali 9 po kami magkakapatid. Nakunan po yung isa, 3 po yung nawala. Tapos magulang ko po wala na rin po. 5 na lang po kami ngayon natitira buhay. Yung isa po, noong 2002 po, brain tumor. Tapos yung 2006 po, dalawa kasarian niya tsaka mabilis tumanda po. Tapos yung isa po, 5 months po na wala. Si Cristaline ay nagkaroon din ng iba't ibang mga karamdaman. Mula 2012, madalas ang kanyang pagdurugo sa kanyang ilong. Nagkaroon din siya ng mga pasa-pasa at nagsusuka siya. Nahimatay po ako, pumalo po yung ulo ko dyan sa pader namin. Taong 2016, na-diagnose na siya ay merong anemia. Noong 2019, ito po na... nahimatay na po ako. Mula po nung nahimatay po ako nung March, tas June po, nagpatakbo po ulit ako sa ospital kasi nahirapan na akong huminga. Sinusuka ko pati po pagkain ko, tapos nahihilo po talaga ako, nahimatay. Na-diagnose po na may acidic peptic disease, tapos may brain mass daw po ako. Kailangan ko pong ma-CT scan, endoscopy, colonoscopy kasi po family history na po namin yung side, both side, sa mama ko po leukemia, sa papa ko po iba-ibang cancer. Mula sa kanyang huling check-up at iba pang mga laboratory tests, na-diagnose siya na mayroong musculoskeletal strain. Maggusto po ng doktor ko na tsaka para din po sa akin maagapan po yung sakit ko. Baka po kasi mauwi daw po sa brain tumor or colon cancer. Hindi pa nagagawa ang iba pang mga test ni Cristaline dahil wala pa silang pera. Wala po kasi kaming pera. Kakagaling lang po sa sakit ng asawa ko na hospital po siya. Ayun nga po, may pneumonia din po siya. Kaya po lumalapit ako para maagapan po yung sakit ko na wag naman po sanang mauwi sa sakit namin na history yung namin. Ayaw niyang mangyari sa kanya, nangyari sa kanyang mga kapatid. Haharapin niya ang kanyang mga pagsubok alang-alang sa kanyang asawa at mga anak. Lakas loob na po ako na kung ano man mangyari, maging resulta ko, tatanggapin ko po ng buong buo tsaka lalabanan ko po. Kahit hindi ko naman masabi yung cancer kasi traitor po daw talaga yan eh. Nananawagan po ako sa mga may mabuting kalooban po na sana po tulungan niyo po ako pampa-medication para po sa malaman ko na po kung ano po ba talagang tunay kong sakit at maagapan na po para po sa anak ko po at sa sarili ko po. Maraming salamat po. Kailangan ni Cristaline Pura ng CT scan, endoscopy at colonoscopy. May kamahalan ng mga itong laboratory test na ito. Sana matulungan po natin siya at magawa ang mga ito para matukoy na maayos ang kanyang karamdaman.